social. Number two, we'll say is philosophy. Ang filosofiya niya, worldly in character. Nga naman, tungkol sa kagwapo niya, ipahaba niyang buhok niya. Awa ang buhok ni Absalom, 2 Samuel 18. Kaya nga kanulay ko nga gina-emphasize pag ang lalaki nagpahabang buhok, it is a sign of rebellion. It is a sign of the spirit of rebellion or disobedience. Kaya ang lalaki wala ituga para magpahabang buhok. Amen. Ituga ta to have a short hair. Amen. It is a shame for a man to have a what? Long hair. Right. According to 1 Corinthians. And then glory for a woman to have? Along with, glory sa inyo. Kung ano ay may mahabang buhok, kahit part na sa inyong femininity, and parang gay na sa inyo, pasabot na lang ng itawang na pagkasagrado. Pero nowadays, kung saan style ng babae, kopyahon ang lalaki. Isa sa advice ko, sa kaibig Munsi, sabi ko sa kanya na ngayon chance na mabalik sa pangalagad. Okay, sabi ko, dilik naman na litong na ang waist ni mo ay may pagkalalaking mungkat. I don't know if you're really practicing that, but you know what the Bible says, na homosexuality is a domination before God. So, ang imon ko sa iya, usa sa kondisyon ko kung mabalik pa pangalagad, paminaw mayo. Nakakabalo mo sa isyo. Ay minsan, natubhato ng istorya, minsan namin misinterpret ninyo ang desisyon ko ninyo. Kaya, ako man sa inyo kay Manuel, mo-repent na ko, mausap na ko, etc. Pero maurajapan yung practice. Ha? Amen. Inaurajapan yung batasan. Paano kung may bawaan na nausap na mo? Nasa inyo lang ways na ang dilit na ng kami na. Okay? So walang exempted din eh. Magkayanan ninyo inyong mga anak. Kaya pag nakita ko ang inyong mga anak na babae na nag-act like a man or ang inyong mga anak na lalaki nag-act like a woman. Ha? Isa ka mo, apilunta mo sa disiplina ni anak. Kapalunta sa Bible. Ay. Paulaw-ulaw ka ta. Ato ka, wanon ang mga baruhanan sa itong simbahan. Ayaw mo nahimuha din eh. So grabe na kawikid ang kalibutan karon. Wala ka ng konsensya. Sa usapan mo, wala ka ng makitang konsensya. Worldly in character. Nag-awa ko no. Kung ano ang style ni Absalom. Chapter number 18. Absalom met the servants of David, and Absalom rode upon a mule, and the mule went under the thick boughs of a great oak. So mga sanga, ni agi dito sa ilaw, so daghang mga sanga na nagkarambula dito, pag agi dito, anong nangyari? And he said, hold of the oak, and he was taken up between the heaven and the earth, and the mule that was under him went away. Kung sa magiging problema din eh, dili ang oak, dili ang mule, ang problema din eh, ang haba ng buhok niya na misabot mo sa kamay. Wala duda, una siguro misabot sa buhok niya. May posible din naman mamatay kung katong diretsyo ng sabon, so di maaaring nag-likis sa iyang likod na mautong niya kagintit sa iya. Kaya mauling ang iyang practice, wala siya na pagupit. I don't have the verse yet. If you have the verse, kind please supply. Katong ang iyang buhok na haba kayo na iyang gina-linkan amin gina sa ato na termino siguro, iya kanina ay ginasundal, iya ginasyampuhan,
sa Sultan Abad ni Anang Bulukan. I have preached this sermon before. I mean, ang isa sa iyang title sa mensahe. So, worthy. Kung ano ang kalibutan, mahugod ang atong appearance. Bangutan ang kaugalingon mo. Do you don't like the world? Ha? Ang pananamit ko ba? Pareho lang sa kalibutan? Pag-isabon ka mo sa mga unsaved? Pareho na ba? May mga style sa damit ka ron? May naang mga kumusap-usapan ng mga kwandiha? Ipumidyahan ko sa akong mga anak na dati sabi niya, ayaw ng tubeless, tube lang. And we were discussing about yung damit na kwan, kanang diretso din ni. Eh? Ang uban, pwedeng madawat, no? Ang uban, halos bakuskos na. Naanahalos din ni. Oh, wala nang kwan dito. Eh kung makabungkod ka lang sa ero at mag-gatyong sa ilayo, bakuskos din na. Damit na ba? Sa gatyong list niya. Okay. So, grabe na ang style ng kalimutan. And then, mo-pattern ka mo at yung internet, kung saan na klaseng buho, kung saan klaseng damit na usok na ron, kung saan mga, wala ba magkabalo na ang nagpauso ni anak, mga bayot? Ha? Right. Wala ba magkabalo na ang mga style ka ron, ang mga passion ka ron, ang nagpauso ni anak, mga bayot? Right. Tanawa lang din ang ita ni Vice Ganda. Dili na si Vice Ganda, Vice Pangit na. Dinamitan na nga wala, dali wala nga, kaya din sundubol tayo. Ang ginupitan, ang kulor sa buho. Agos kada simana mo usap. Ang dinitan na uta, nagawa mo ta, enjoy ka ayo ta. Wala ba na kabalo nga, bisan wala ka na naghimo sa iyang dibuhat, but nagragundang ka ng pleasure. We are also worthy of death. Kung naata sa balao. Right. Kabalo mo sa Bible ninyo? Romans chapter 1. Wala man po naghimo o dautang pastor. Nagtanaw ni Mangko. Sabi, tanaw na ito ang Bible. Romans chapter 1. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their own lust toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which was meet, even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. Kadang mga nagabuhat ni anak, reprobate ang utok, no? To do those things which are not what? Convenient. Being filled with all unrighteousness. Yan ang mga saya. Fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Now, who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death? Unsa kung commit such things, katong na-mention natin ang mga sala. But watch the last part. Not only do they say, sila katong nagagumita niya, but have pleasure in them that do them. Amen. Isang katangaw ka lang. Isang katangaw ka lang kay Vice Ganda sa TV. At sige mong katawa, wala ka nga nag-practice ng pagkabayot. Wala ka nga nag-act na bayot ka. Normal ka.
naglagawa ka lang, by pleasure ka lang, nagtanaw ka lang, you are also worthy of God's judgment. Right. Now, you must know your Bible. Minsan, sige lang na ito, malingaw ko na kay Vice Ganda, malingaw ka siya. Amen. Binugo, binuang ng mga ano nila. Huwag ko na malingkas, I'm just mad at this practices ng kalibutan ng atong mga talakan, ng kumpya-kumpya na ining atong mga scribe tayo. Kumpiyado na itong itanan na ang utor na ng tanan, lifestyle, style sa sinina, style sa buhukon sa panatiha, tanan na klase ang utor ni anak na mabayo. Right. And then we subscribe. Wala ka nang mapili karon siguro sa usa ka barber shop kung saan ang pinalo o labing daghan duwalang ang maino na itong abadir. Ang lupit kay konsumihan puro tanan, run by bio. And then kita po, ganos aran yung nag-aagwan, grabe ang pag-rise ng aming homosexuality. Kaya of course, naumang kundi ang sasasan na ang binumubalik. In fact, natundok ko na din na may posibilidad that the coming Antichrist will be a homosexual. Bayo, dahil wala siyang bisaya sa baba. So, pwede siyang maglalaki, pwede siyang babae, anak siya. Katawa kong sa popular ng mga bayo, pero wala na, isang asa ka, di na mahabi ng bili mo lang kung walang mabayang bayo. Bili na mahabi ng mga unsang madiga, ang mga entertainment. O, may mga big pageant na gani. May mga naganda upang isang dihalo ang mga bayo sa babae. Hindi pa ang babae. Huh? So, worldliness is one problem sa ating lipunan karon. Right. So, ingat ha. Bantayin ang mga pananamit ninyo. Ngayon ang Muslim sa itong hormon kay mainhang pa ha? Muslim kay sa ilang pananamit. Ang hormon ay ilang ng hormon kay sa ilang standard of clothing. Pero kita, nang disinti lang ka, okay, disinti na din sa church, okay tayo. But what about sa gawas? Right. May nakikita ba yan ko sa inyo? Wala na lang na kong kinabuyak. Sa mga malls kung kaysa o sa ubang lugar na maabyal ka mo, makita ka mo ng inyong damit, mura ka mong simple yung matka. Mahimuta, pero disimple rin pag amon dito. Mag-ingat ka mga kumpiyaw na itong kalibutan. Amen. So, three things about this philosophy. Number one, worldly in character, wrong in conviction. Ang conviction niya, tama pa ng conviction na magsukol ka sa iyong mamahan? Now, I look at that, that is found in chapter 15 of 2 Samuel. Habang magunang istorya niya, nisukol siya, iyan ang pakawakot sa trono ang iyong mamahan. Hiling siya patyo ng iyong mamahan. So, wrong ang conviction niya. Oh, paano maging wrong ang conviction na ito? Kung mali ang atong gibarugan. Amen? Right. Amen. Mali ang atong gibarugan. Ang tama, atong naipadakling, ang mali ngon, maunang atong barugan o maunang atong promote. Kaya may isa sa na move ko ni Aning, kapila ko na nag-promote ang atong battle against drugs. Tamang-tama na namin magbiyahe kung nasa namin makato, silinumot sa ubang mga school, tapos ang atong kagalimong simbahan, wala. Ay. Sabi, una-unaan na ninyo. Yung saan di masukot ni anak. Magabi na nga itong mag-promote sa ministry. And then ka mo, o karoon ka man mo, nung nakaraan, kanina siguro, bila pa ang nagpagsulog karoon ng adlaw, o nang naging 875 kanina. Kaya 891 na. Kaya nagsulod na mo karo. Kinahanglan pa ba ka mo? Kuya Bon, kinahanglan pa ba pang remind? Ministry nyo ni, kung kay pano ka mo sa inyong Bible at kay pano ka mo sa inyong conviction, wala na dili na kung sunod ang usap ng Kristo na nun, dapat suportado ang ministry.
Amen. Ay. Noong naman minsan, di naka-expect sa inyo kung ubang sa inyo, magkainong sa kaming simbahan, mutabang ako, kung may mga mapriso na itong mga men, o kahaki, kuwani sa mga God-lords na rin, may nakakutabang sa inyo. Ngayon, ubang sa inyo, walang kakialam, nag-enjoy ka muna ng pasilong ng aming building, tungkol kayo may nagbenta, lumuyon ka muna ng gabi, kapag mga walang kakialam. Wala na ganit na magtabang, tapos di pa mo participate, di pa mo